Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video guys, is magre-review ulit tayo ng isang lending application. And ayon sa kanilang title pa lang guys, is loan up to 20,000 pesos. So before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Welcome and welcome back to my channel. So in this video guys, magre-review tayo ng isang lending application na nagpapa-loan up to 20,000 pesos. And disclaimer muna guys, ang video nito ay hindi po sponsored, hindi po ako affiliate sa any lending company, and especially ay hindi po ako agent. I'm just sharing with you guys kung anong aking nakita and kung anong aking na-experience sa isang lending application. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa guys. Ang loan application na ito ay si Paghiram Loans up to 20,000 pesos. So, diba, title pa lang guys is nagpapaloan daw sila up to 20,000 pesos. And sila ay powered by My Cash Lending Investors Incorporated na meron silang 4.6 na stars and 60,000 reviews. O, diba? Ayon din sa kanilang application guys is sabi dito, test your amount up to 100,000 pesos. So, medyo nakakalito. Ayan, siguro yung 20,000 ang ating first loan dito and loan up to 100,000 pesos siguro, guys. Ayan. Kasi sabi dito, test your loan amount or test your amount up to 100,000 pesos. Ayan, so, ayon sa kanilang application, guys. Sige, babasahin natin. Loan amount, the minimum loan amount is 2,000 pesos and the maximum loan amount is 30,000 pesos. So, medyo nakakalito guys kasi sa title 20,000 pesos and dun sa parang featured na advertisement nila is 100,000 pesos and dito naman is 30,000 pesos. So ano ba talaga, Madam Sir? Ayan. So annual interest rate, the minimum annual interest rate is 10% and the maximum annual interest rate is 35%. So download natin siya and before we process the loan guys is mag-sila ng permission sa ating install application. Camera, device data, so pati device data invade siguro nila yung memory ganyan ng ating phone, ganun, okay? And then SMS data. And pag okay sa atin yun guys, ay click natin yung agree. And then pakita sa atin or next na page ay bubungad sa atin yung initial na loan amount na pwede nilang may pahiram daw sa atin. Ang 2,000 to 25,000 pesos. Sabi dito, fast loan, 2 hours in daily interest, 0%. Ayan, and loan term is 91 to 120 days. Ayan, so yun po ang andun sa dashboard na first na bubungad sa atin pagkatapos ng permission, guys. Okay, so after which is, tap natin ng apply. And syempre, pagkatap natin ng apply as a new user or new na maglalagin sa kanilang application is magtatanong sila ng phone number, ayan, and maglalagin daw tayo, mag-create tayo ng password, and then login para makapag-proceed mo tayo sa ating application. Ayan, so sabi dito, allow paghiram to make and manage phone calls. So allow lang natin yun guys kasi nga kung gusto nating i-push through yung loan, ayan. So, after which guys is ipapakita sa atin yung mga pwedeng ID na okay sa kanilang application or okay sa kanilang company. Ito ay si na UMID ID, passport, driver license, SSS, PRC, pag-ibig, postal, national ID, and optional naman yung mga payslip, business card, staff card. Kung wala po tayong mga ID na yung ID talaga na ipiprepare, eh, pwede naman tayong mag-send down ng ganito, pero optional, guys. Ayan. Pero pag optional, guys, huwag nyo nang mag-abalang mag-send pa. So, tap natin ng continue. Ayan. So, dito na, guys, yung certification. So, maglalagay tayo ng ating basic information, identity, authentication, optional certification. Ayan. So, sa basic information ay maglalagay natin ang ating email, Facebook name, Messenger or Viber, backup phone, industry, category, religion, marital status, number of children, education, background. Ayan. So, after which guys, i-stop natin ang next or yung continue and then magpo-proceed tayo dito sa address information. Ayan. So, sa address information, of course, yung residence, kung anong address natin, ayan.
ayan, detailed address, kung rental ba, or bahay mo talaga, ayan. So, pagkatapos nun guys, ay continue natin. So, dito na tayo sa emergency contact. So, nangangailangan si Paghiram ng 5 na contact reference. Ayan. So, hindi tayo basta-basta maglalagay po ng mga contact reference kasi nga, pag hindi po tayo makokontact in case na hindi po tayo makabagbayad or ma-overdue po yung ating loan, ay sila pong kukulitin. So, dapat po yung mga andito guys is alam nila na ilalagay po natin sila. Ganun, okay? And then, submit guys. So, sabi dito, allow Paghiram to take pictures and record video. So, dito na tayo sa identity, identification, or authentication. Dito na yung pa-selfie ni Mayor, ganyan. So, pa-selfie and then fill up natin yung first name, last name na match po sa ID at saka yung identity na ilalagay po natin. So, dapat matchy-matchy, ganun. Okay, so picture natin ang ating ID and then send na natin sa kanila. So, ayun na guys, and then after which nga is yung fill up ng pangalan, kung ano yung nakalagay sa card ay yun din po ang ilalagay. And then after which guys is confirm na natin. So, after na confirm na natin, so makikita niyo sa screenshot guys na basic information and identity authentication is my check badge na siya. So, sa baba niya is optional certification. So, fill in the optionals will be increased credit line and pass 30% rate. So, sabi ito na optional naman guys. So, huwag na tayong mag-abala na mag-send pa. So, nasa kanila naman kung i-approve tayo o hindi. So, ganun guys. And then, submit. Alright? So, your loan application has been submitted. Keep your phone. We will contact you for verification. And thank you for your support. So, ayun guys, nag-thank you lang sila. Hindi nila binigay kung magkano nga ba ang ipapaloan nila, yung pwedeng nating hiramin, yung computation, and etc. Basta na lang kinuha na yung identification natin or ang identity natin, mga information natin. Ayan. And, parang may something dito kasi po, na-reject po tayo guys. So, before we end our video, guys, is check muna natin yung mga reviews sa Google Play Store tungkol kay Paghiram. So, let's open. Okay, so, sabi dito sa positive, easy to apply. Their application is very easy. That's why I'm advancing my payment regularly. They are very friendly. Mm-hmm, okay? And then, easy. So, mga easy-easy lang yung mga nakalagay dito sa positive. So, let's go on to the critical naman, guys. So, sa critical, sabi dito, they said that it's very fast approval. But until now, I'm still waiting for the result of my application. So, yun po, guys. Yung application natin is napakatagal na ma-approve. And sa tagal na pag-approve, guys, hindi naman po siya approve. So, reject po ang ating application. Parang ganun din to, guys. And then, sabi dito, almost 3 days. Still, my concern still exists. Cash, peso, pero still remitting, still hanging. No remittance received. Oh my God. So, wala silang na-receive. And then, fraud. Just wanna require you to take selfies over and over again, but would never gonna upload it. If I rate 0, then it's the rating. After I give all the information, then I'm rejected. So, ang daming na-reject, guys. So, yun nga. So, basically, ay kinukuha lang nila ang ating information. So, ang application na ito, guys, ay hindi ko po siya maire-recommend sa inyo, guys, sa mga naghahanap ng mga pwedeng pag-utangan dahil sa emergency nga. Siyempre, utang is life. Still pa rin sa mga Pinoy. But then, hindi ko po ito mare-recommend, guys. So, huwag niyo na pong subukan to, guys. Pero sa mga nakasubok dyan, please comment down below kung ano pong na-experience niyo. Kasi nga, reject po tayo, guys. Ayan. So, thank you for watching and I hope na may natutunan kayo sa video ito. And I hope na na-enlighten kayo kung ano ang meron kay Paghiram application. So, thank you for watching and I hope to see you on my next video. Bye!